Yo, what's up sa mga katropa natin dyan? So, ayan. Panibagong araw, panibagong kalikot na naman tayo rito sa ating Raider 150 Carb. So, napapansin nyo ba yung kable natin at yung throttle natin is stuck? So, bagay kasi sa mga naka-big carb, naka-quick throttle ka na rin para maganda yung response niya, no? Tsaka, yun nga, hindi nakakangawit. Kasi pag quick throttle, punting piga lang, angat na agad yung piston natin, naka-pull through ka na agad. Kaya mas maganda pag naka-big carb, ternohan natin ng quick throttle. So may nabili tayo rito. Itong quick throttle na domino. Domino quick throttle na gamit natin. Kaya lang ang kable niya napakahaba ng kasama. Kasi parang pang FI yata ito. Dalawa yung ano niya. Ayan, dalawa yung kable. Kaya lang yung kable niya napakahaba. Pang ibang yanon talaga yata ang kasama nito. So pag magpuputol tayo na ito, hindi rin uubra itong extra cable natin na pang uma. Ayan, kasi itong domino threaded siya. Yung sa uma kasi disalpak parang sa stock, so dito ito lang yung pinaka tutornilyo nyo. Kaya mangyayari, baka kahuyin ko itong part na to kasi ito may thread. So pag safe na safe yung carburetor natin, ayan, so iti-thread mo lang to rito at silyadong silyado sya, no, hindi ka mukha na ito. Ayan, naka open lang sya, so may possible na papasukan ng tubig dadaan dito sa may kable. So maring ito na lang kahuyin natin since puputulan din naman natin yung kable nun. So tignan natin kung anong magagawa natin na it maikabit natin to. Alright, alright, so ito natanggal na natin yung lang yung kailangan natin kasi ito yung magfit dun sa carb. Alright, so ito na mga katropa na palit na kabit na natin yung ating throttle. So binalik lang natin yung hand grip natin, no? Then yung kasama niyang kable, yun nga, wow. Napakahaba, so magpuputol tayo ngayon dito. Alright, so ayan na, tanggal na natin itong cover, so napatulan na natin siya. Then dito natin sa, alright, so ito na siya mga katropa, lipat na natin dito sa kable. Ayan, so ito na lang ang puputulan natin yung mismong ano niya, kable niya. Kasi masyado mahaba sa mga nandito. At ang panglalak natin dyan, kasi nga pinutol na natin yung dulo niyan eh. Diba dapat ito yung magiging lock dun sa carb? Kaso pinutol na natin yung dulo niyan. Ang gagawin na lang natin, ito, rivet. Bahala na rivet. So may nahukay tayo dun sa carb. Medyo kalawangers na siya. Kalawangers. Kalawangin, hindi siya yayamanin. So tatanggalin lang natin yung, ang magagamit lang natin dito yung mismong bahay niya. Etong ano ang tatanggalin natin. So, saglit lang. So, puro yayamanin yung gamit natin, ano. Plies, yayamanin, kalawangin. Tapos ito, di ba, gold. Martilyo gold. So, ayan, tanggal na natin. So, ito lang yung bahay lang niya yung gagamitin natin. Mahirap siya pasok kasi bumuka na yung dulo eh. Hindi kasi natin naikat ng maigi kasi yung cutter natin mga purol, so kailangan matalas yung cutter niya mga katropa. Alright, so yan, napasok na natin siya.
Tantyain lang natin. Alright, so ito na mga katropa. Tinantya na natin. Then, tsaka natin putulan siya rito. Alright, so ayan na mga katropa. Nalagyan na natin ng lock. So, ribbit lang, ano. Sukat natin dito sa flanger. Ayan, okay. Nagla-lock siya. Ako parang mahaba, pero pag mahaba yan, nia-adjust naman yan. Ito yung gusto ko rito kasi yan, ito na yan. Kaya tinanggal natin tong para sa uma. Ayan, naka ano talaga siya, sealed talaga siya. Ano. Yan. Kasong haba yun. Kaya, sana makaya sa adjust. Alright, so ito na mga katropa. After 10 years. Yan, nakabit na natin yung quick throttle natin na domino. Yan. Siyempre, ang problema, yung switch natin. Yan, nandito. So, dahil walang switch yan, binila na rin natin sakto. Ito, bagong dating na switch. So, ito yung switch na ikakabit natin. Sakto-sakto rin siya rito. Yan, wow. Di ba kasi nagkaroon siya ng space dito dahil nga makapal yung stack. So ngayon, ito yung mag-ano rito sa space. So, let's go. Diretso kabit na natin to. Alright, so ito na mga katropa, nakabit na natin yung domino at yung switch. So itong switch, nabili lang din natin sa Lazada. 60 pesos lang yata yun. So plug and play lang siya. So sinalpak lang natin dun sa socket. So tingnan natin. Wow. Ayos mga katropa. Gumana yung switch. Gumana yung switch na nabili natin sa Lazada na 60 pesos lang. So pa nga. Sana hindi agad masira, no? Wow, ayos naman dyan. So, yun yung pura niya. May clip siya para may kabit. So, sakto-sakto mo dun sa space, no? Na naiwan dun, dahil dun sa quick throttle na kinabit. Mas manipis kasi quick throttle kaysa dun sa spark. Pigain yung quick throttle kesa dun sa stock. Alright, so ayun. Umubra naman yung ano natin, yung modification natin dito sa kable niya. Alright, so ayan. So safe na safe yung carburetor natin na hindi mapapasokan ng tubig kasi silyado na siya, no? Nakarang kasi nakalusot lang yung kable dyan. So may tendency mapasukan ng tubig lalo na wala pa tayong batok. Hindi pa natin ikakabit. Alright. So, yun lang mga katropa. Abangan nyo mga susunod nating upgrade dito sa radar carb natin. So sa ngayon, yun na naikabit natin. 5. Tapos, quick throttle, curb. Alright, pati yung sa ano, nakapalitan na rin natin. So, unti-unti lang, tingnan natin kung ano pa yung may babago natin para mas ano siya. And then, sunod, yung ano na, yung makina na. May bagong, ano, sigaw ang bundok, may bagong experiment. Susubukan dito sa makina natin. Tingnan natin kung mapapalakas ba. Doon din ang punta nito. Papakalikot din natin talaga kasi wala tayong makukuha ng takbo sa stock lang talaga, all stock na makina. So hindi naman to gifted para kamukha ibang raider na kahit stock lang eh napakalakas, ano.
So wala pa akong nasusubukan ganun. Apat na radar na dumaan sa kamay ko, pang apat to. So lahat yun may kalikot talaga. So hindi siya talaga tatakbo ng maganda kung all stock lang talaga yung makina. Kahit i-open pipe natin yan, basta stock yung makina, walang ICOM. Hindi ko pa na experience yung gumanda ng naayon sa stock or nakadikit sa mga malalakas, mga kargado. Kung stock talaga yan, hindi talaga uubra yan. So kaya may konting kalikot talaga tayong ginagawa. Ayun nga, yung ICOM lang kasi tipid racing lang tayo. So ICOM lang, ayaw natin ng kargado kasi high maintenance. So di natin linya yung ganong ano, yung mga kargado. Mas gusto ko yung tipid racing. Yung ICOM, medyo malakas din naman siya pero pang matagalan. So kahit ilang years umabot din, wala kang papurbemahin dyan. So sa mga loaded kasi, expect nyo na yon. Di natin alam kung hanggang kailan yung tatagal yung karga. Pero bibigay at bibigay din. Pero nasa gumagamit din ano, or nasa mekaniko rin. So yun lang. So medyo ano, risky lang talaga yung kargado. Kaya hindi ako nagkakarga. Kaya stay stuck ako na ICOM lang. ICOM. Para iwas aberya. Alright? So yun lang mga katropa. Yeah.